Hi, what's up guys? This is Irish Rizal and welcome to my channel. Well, actually, hindi ko lang siya channel kasi channel na itong dalawa ng husband ko and ang mga nakalagay dito is yung mga travel videos namin. So, if you want to watch it and see it, just subscribe in our channel, click by J and I. Today, first time kong mag-vlog. So, ang gagawin ko ngayon ay yung moringa powder or yung tinatawag natin malunggay powder. So, dahil lockdown at hindi makalabas ang mga buntis, naisipan kong gumawa ng malunggay powder. So instead of na yung supplements na mga malunggay, gagawa na lang ako ng sarili kong powder at plano ko ilagay yun sa iniinom kong maternal milk. Ang kailangan lang natin is syempre malunggay leaves, blender, bowl, and strainer. Tapos nagsama na rin ako ng baking paper para at least yung mga bumabaksak-baksak na leaves and powder masasalo niya. Una kong ginawa, kumuha si Jay ng malunggay leaves dun sa labas namin. So ito lang, medyo kating nakuha niya kasi paubos na yung ano dun, yung mga dahon. So pwede niyo pa siyang damihan kasi konti lang yung magagawa kapag ganito lang siya karami. Ang ginawa ko, pinagsama-sama namin yung tangkay and then nilagyan ko siya ng rubber band dito, tapos isinabit ko lang siya. Idrinay ko siya dito sa loob ng bahay, hindi tayo pa pwedeng mag-dry direct sa sunlight kasi daw mawawala yung nutrients ng dahon. So, idrinay, ipad natin siya i-dry ng 2 to 3 days. Then after nun, kapag nakita nyo dry na siya, malutong-lutong, yan. Pwede na natin siyang gawin malunggay powder. So, ang kailangan nang gawin dito sa bowl, dito natin ilagay yung mga dahon. Ayan. Actually, pag dry na siya, dali niya na lang tanggalin eh. And then, ang una kasing ginawa, kumuha yung tipo ko ng malunggay leaves. And then, tinanggal niya muna. Muna. Tapos, hinugasan ko. Tapos ayun, eh medyo basa-basa pa siya. So, naging epic fail. Kasi, hindi siya natuloy ng bongga. So, ayan guys, tapos na natin tanggalin yung mga dahon. So, ito na yung magiging itsura niya. Ayan. After nun, pwede na natin siyang ilagay sa blender. So, ito na yung na-blend natin. So, puno siya kanina, diba? Naging ganito na siya kadami. And then, kailangan natin ng strainer kasi mas maganda ang kukuhanin natin yung pinong-pino. Powderized talaga siya. So, kung meron kayong strainer na mas maliliit yung butas, much better. So, ayun. Lagyan na natin siya dito. Tsaka para din makuha yung mga ito, yung mga maliliit yung stem kasi may mga nasama, diba? So, i-gaganyan-ganyan natin siya. And ang pinaka-use talaga itong baking paper na to is dito sa powder. Kasi hindi naman lahat nakukuha yung powder. Lumalabas siya dito. So, mamaya, pwede ulit natin siya kuhanin. Tapos, i-strain na ulit natin siya.
guys kung may mas malaki pa yung bowl. Ayan guys, yung mga natira. Tapos, eto na yung powder. So, meron pa siya mga kaunti-kaunting tangkay. So, i-strain pa ulit natin siya ng isa pa. There you have it, our own moringa powder or malunggay powder. Dahil alam kong quarantine ngayon and naka-lockdown tayo and sa ating mga pregnant pregnant moms dyan, minsan ayaw natin lumabas ng bahay kasi mas gusto natin unahin yung safety natin para na rin sa safety ng ating babies. So, eto sobrang dali lang, napakahanin mo lang yung asawa nyo or kung sino relatives mo dyan na pwedeng lumabas ng bahay, pakuhanin nyo lang sila ng malunggay leaves and then i-dry mo lang. Then, ayan, meron na kayong sariling malunggay powder na pwede nyo ilagay sa rice or sa kahit anong inumin nyo or sa pagkain. Kasi nga, sobrang halaga nito sa atin, diba? Dahil pag gusto natin magpagatas ng, mas gusto natin marami tayong gatas at gusto natin mag-breastfeed ng mga babies natin. Sana i-like nyo to yung videos and i-share. And then don't forget to subscribe sa channel namin.